Hello guys, kumusta? This time, ang topic naman natin is paano mag-transfer ng Starlink kit or hardware sa ibang owner, or example, itatransfer mo sa kaibigan mo or client mo na gustong bumili ng inyong Starlink kit. So, bali dito, may dalawa akong Starlink na itatransfer sa aking client na si Grace. So, ito yung sample ng active at hindi active na Starlink. So, pag active yung Starlink, kaya kong i-reboot kahit nasaan pa siya. So, kaya ko siyang i-remote control na, ano, na i-reboot yung devices. So, may full access pa rin ako dun sa Starlink kit niya kahit nasa ibang location siya. So, mas safe talaga na transfer yung ano, Starlink kit. Dito pala sa pag-transfer ng Starlink, may mga kailangan kayong malaman. Tara guys, simulan na natin. Nga pala guys, huwag niyo kalimutang i-like yung ating video at mag-subscribe din. Salamat! Ito pala yung mga bagay na dapat niyong malaman bago kayo mag-transfer ng Starlink. Una dito is ma-stop na agad yung internet or yung service plan na naka-register. So kung may active kayong internet, mawawala siya. So ito yung example. Halimbawa, ngayong Friday, September 8. Pero yung ano ko, billing cycle is mag-start ng September 10. So may 2 days pa ako na ano, na internet. So mawawala na automatic 'yun. Kung kayo naman, kaka-start lang ng billing period nyo tapos nagbayad kayo ng 3-3, mawawala na agad yung internet nyo. Next naman is Starlink is not responsible for the sale of the contents of the Starlink kit to another party. Simple lang naman yung ibig sabihin nun. Kailangan alam nyo na kompleto yung mga hardware or yung mga naka-include dun sa Starlink. Example, dito sa standard plan, ito dapat yung laman nun. So yung dish, Starlink, then yung base, then yung router, then may cable siya na 50 feet, then yung isa, power cable. Then dito naman sa high performance, ito yung mga dapat kasama niya. So, andyan yung Starlink. Siyempre, din yung base. Yung may power supply na siyang kasama, router. Then, marami siyang cable. May internet cable ng kasama to na libre. Yan. Then, dito sa plot performance, ito naman yung mga included na items. So, yung Starlink na high performance, power supply, may power supply mount na. Then, dito din may router mount na rin. Then, ito yung mga cable niya na kasama na. So, mas marami siya. Next naman is Starlink recipient is responsible for signing up the for the service on starlink.com. I-explain ko na lang yun dito. Turuan ko kayo paano mag-transfer. So, i-confirm lang natin to para man-initiate yung pag-transfer. So, hihingan kayo ng email if gusto nyong isend dun directly dun sa client nyo or kaibigan nyo na buyer ng inyong Starlink. So, example dito, isend ko kay Grace na email. So, lagay nyo lang dito, then click nyo lang yung send. So, ituturo ko muna sa inyo paano mag-activate ng Starlink or mag-transfer ng Starlink papunta sa gamit email. Then dito, nawala na agad yung isang Starlink. Ibig sabihin nun, success yung pag-transfer natin. Then ito, pag-check natin yung email ni client, ito yung ma-receive niya. So, click nyo lang yung link. Mag-redirect kayo dito sa link na to. If wala pang account yung pag-sesendan nyo nung Starlink, click nyo lang yung new account. Dito, piliin kayo kung anong service plan yung pipiliin nyo. Dito, ang gusto ng client ko is standard or yung residential. So, gagawin nyo lang, if hindi nyo alam yung address, punta lang kayo sa Google Maps. Example to, pili lang kayo ng mga ano landmark nearest doon sa location. So, ano ba ito? Kakopy ko lang to. Parang sample. Then, ito yung totoong address ng client ko. So, dito siya malapit sa ano elementary school. So, i-copy paste ko lang yun. Then, lalabas yung suggestion. Then, click lang yun. Then, search.
kung mabalidate kung available yung residential dun sa area. Click nyo lang yung ano sa checkout, proceed to checkout. Same sa process ng pag-order guys, ano lang, fill up nyo lang to yung mga information. So i-skip na natin to, then lagay nyo lang yung billing information. So this time kasi ako ang nagpa-process nung ano, nung pag-transfer. So kaya credit card details ko only nalagay. So pagka-submit nyo nito, dapat may ganito confirmation code. So meaning nun, success yun. Then makaka-receive din siya ng email na ganito na service activation confirmation. So success yun guys. So na-charge din ako ng 27. Then ito, may email din na confirmation na na-process. Then may welcome email din, link papunta doon sa ano, iOS and Android app. So yun guys, success na yun. Magkakaroon na ng account yung client ko. Then set niya na lang yung password dito. Yun lang. Then may sarili na siyang account yun. Ito, makikita nyo, may sarili na siyang ano, Starlink, then sariling account. Then pag clinic natin yung manage, andun. So standard yung service plan, then naka-turn off yung ano, Starlink. So tama naman. Then may option na rin siya mamili kung ano yung mga, kung gusto niya mag-roam or yung priority or yung ano, iba pang service plan. Pwede na siya mamili. Then pwede na rin siyang mag-change ng ano, service address. So may guide naman ako dito guys sa ating YouTube channel kung paano mag-change ng service address. So ito siya. Click nyo lang yan. So visit nyo lang yung aking YouTube channel para sa full details ng guide. Then next naman is yung paano mag-transfer sa existing account. Diba dalawa yung ita-transfer natin. So for example, may existing account na dapat nakalagin, then visit nyo tong link na to. Then dito, kailangan nyo ilagay yung Starlink kit serial number. Then pagka-paste nyo ng address, search nyo lang, then magiging available na yung residential. Then proceed to checkout lang. Then ito, katulad nung process sa pag-order yung tutorial ko kanina. So dito, naging prorated, may discount yung ating ano, billing. So 'di ba, normally 27. So ang start ng billing kasi niya is ano na, every 9th of the month. So kaya nagkaroon siya ng discounted or prorated ang term. Gaya dito, nakalagin na yung account niya ng client ko. I-click lang natin yung ano, proceed to checkout para ano, ma-process na yung order. Then makikita nyo, dalawa na yung Starlink kit. So dalawang standard to na active. Nga pala guys, may mas mabilis na way paano mag-transfer ng account. So ito, ang pinakamabilis dito is i-change nyo lang yung ano, email address. Yan yung pinakamabilis na paraan paano mag-transfer ng account. So lagay nyo lang dito yung email ng client nyo or yung inyong pagpapasahan ng Starlink. Ayan, then save nyo lang. Yun, automatic transfer na yun, sa kanya na yung full access nun. Ang problem lang dito, hindi nyo machi-change yung billing name. Hindi ko pa na-try mag-request sa customer support para sa ganun. Kasi hindi ko pa naman kailangan i-transfer sa ibang owner. If undecided ka pa or hesitant to transact online, pwede ko kayong tulungan. Direct message nyo lang ako sa Facebook. Then, panag-order na, direct syempre sa name nyo and shipping. Open din ako for video call plus share screen while ordering. Thank you guys for watching. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you on my next video.